maglalakad na naman tayo ulit another meet time. Pero bago yan, ayan yung aking tinatuluyang accommodation. At ito naman yung saam ko. Tapos, bago tayo maglakad, ayan. Mga dumating na mga supplies na gamit ng am ko, kung ano yon. Hindi ko nasasabihin kasi for confidential reason. Yan, ito yan. Teka, bago tayo lumabas, may nakita akong kakaiba. Para siyang sitaw, ayun o. Pero hindi. Comment down below kung merong mga nakakaalam ng ganyang klase ng mga halaman. Ayan. May bulaklak pa. May bulaklak, may pula. Tapos may dilaw din, o. Sige, tapon na tayo ng basura bago tayo umalis. Actually, 13 degrees lang ngayon. Balot na balot tayo. I-guide nyo po ako, Lord, sa aking paglalakad dito po sa Safarat. Yan lang muna. Lakad-lakad na tayo. Lamig. Ang lamig, mga kasmorgs. Ayan. Lakad-lakad muna tayo. Ayan, o. Kasi nung una, hindi nakita yung mukha ko. So, lakad ulit tayo. Tugsungan natin yung una kong, yung aking vlog. Ayan! O, diba? Pero hindi ko alam kung ito yung mauna. Ayan. May time. Lakad lang mag-isa. Ang lamig niya, 13 degrees. Kaya, ay, ayun. Lakad-lakad. Ayan o. Pag lang tayo sa residential, kakat na natin. Kasi, ayan. Medyo mas maisa-isa itong vlog ko ngayon, ha. Gusto nang nauna. Kaya itong ipo-front ko. Guys, ihuhuli ko yung nauna kong vlog. Pasensya na kayo sa ikalawang vlog ko na idudugsong dito kasi medyo hingal-hingal. Actually, hindi lang hinihingal kasi nilalamig. Malamig kasi. Yes, yung Marriott Hotel. Nakarating na ako dito. Ayan. Pusod naman sa gas station. Kaso, titin natin bukas. Ayan, o. Sige, doon lang muna. Kasi baka tayo masita. Dahil may mga pulis na mga paggalagala dito. Ayan. Mag-isa lang tayo maglalakad, guys. Sa Dunkin Donut ako, maaga-agang merienda, mga kasmores. Ayan. Ayan. Ito yung coffee, tapos puro na lang nila, Bavarian, saka isang donut. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung kinain, kakainin ko dito, ha? Kakain, mga kasmores ko. Mamaya na lang. Ayan siya, guys. Bumili ako ng yan, Dunkin and at the same time sabon sa katawan. Ito yung may gasoline station, may Subway, may Starbucks.
merong mini store, merong Dunkin, merong isang restaurant yata yung nandiyan dyan, saka gasoline station yan. Tapos sa tabi lang siya ng Marriott Hotel. Yan lang guys, lakad na muna tayo Lakad na muna tayo. Yan. And guys, walking na naman tayo. Pauwi na. So, mamaya na muna. Wala namang masyadong ganap. Lakad-lakad lang. Saka nag-breakfast. Me time. Walking time. Yan ang aking tagline. Tapos, bumili ako ng sabon ko. Sa katawan. Saka panlaba-laba na rin ng mga delicate undies. Yun. So, yun lang muna guys. Ito yung nilalakaran namin na park. Pakita ko sa inyo. Ayun yung Brewing Soon, yung Dr. Cafe. So, another inuman na naman ng cafe. Yan. Yun yung park na pinapuntahan namin. Sa iba kong mga picture. Yan guys, pauwi na tayo. Natawid na tayo guys. So, mga kasmugs, mamaya na lang. Guys, andito na ako. Ayun na yung bahay namin. Bahay ng amo ko. Nakauwi na ako. Tapos na rin ang coffee ko. Yan, this sponsor to guys ha. Yan, papa natin sa basurahan. Ang laka-laka ng mga basurahan dyan. Tapos yung binin kong sabon. Ayan, natapos na. Lamig. Ang sarap maglakad. Kasi walang tao. Tapos ang lamig. Basta proper geared ka. Ang mga panlamig. Sold ka. Kasi kahit itong leggings ko, makapal yan. Pang winter talaga yan. Pati yung jacket ko, pang winter siya. Kasi meron siyang balahibos. Ang ganyan, o. Oh. Ayan. Ayan pa. Paano ko mapayan? Kita nyo, yung makapal siya. Tapos ito yung favorite spot ko dito. Pagka me time, tumatambay. Ayan, guys. Ayan. Makikita nyo dyan, post ko dyan, yung isa kong vlog. Dito lang ako nag-vlog-vlog yan. Kasama ko si Alona. Ayan, guys. Diba, mga kasmarks? Ang hayahay. Pang-alis ng stress. Kasi alam nyo, mamaya, panibago na naman, papasok ako ng alas 3 hanggang bukas na naman ng susunod na araw ng alas 7, alas 8 yung uwian ng gabi. So, more than 24 hours. Minsan 30. Oo. Putol-putol naman ang ano. Kasi sa gabi, nakakatulog naman, pero putol-putol. So, umaga, tulog-gising, pero nakaputok lang sa amo. Toxic yung schedule kahit maluwag naman at hindi naman masyadong pagod, haba-haba lang ng oras. Ayan yung mga, yung kotse ng aking amo. Andi dyan, nang nakatambay. Ayun din, kotse ng bunso. Andiyan. So guys, punta na tayo, uwi na tayo. Uwi na tayo. Kunin ko na yung susi sa aking pocket. Yan. Kunin ko na. Saka, uwi na tayo. Yan. So, guys. Ayan. Napaka-cozy dito, di ba? Kaya gusto ng mga amo dito kahit mga apartment lang siya. Ayan. Sa kanila lang yung hop niyan. Yung hop sa kabila naman yan. Para siyang duplex, di ba? Ayan. Ayan lang sa amo ko lang. Gusto lang nila kahit maliit yan. Actually, dalawang amo dyan. Tapos yung amo ko dun sa palace. Nakaano. Dun kami nag-duty. Tapos umuwi lang kami dito. Pagka ganitong tapos na ang duty. Pasok na tayo guys. Mamaya na. Nasa kwarto na. Yan mga kasmorks. Welcome back dito sa aking kwarto. Nakauwi na ako. Galing sa paglalakad. Yan. Mga tambakan yan. Diyan. Pagpasensyuhan nyo na. Kasi bawat lugar may tambakan. O diba? Pati yan full tank yan. So, dito na muna tayo sa ating kwarto. Konting-konting briefing lang. Nakul dun sa diplomatic quarters. Nga pala guys, kung kayo ay... Kasi kami, dito nakatira. Siyempre, andito yung pamilya ng amo ko. So, dito kami nakakwarto. At
kasi ang aming residential area. At itutulungan residential area eh. No? Yun. So, pwede kami maglakad ng naka walang abaya. Pero sa mga nasa labas, outside ng diplomatic guys, eh, mga customers, eh, kailangan talagang kung papasok kayo dito, kayo ay naka-abaya, syempre. Tapos, syempre, hindi kayo basta-basta papasukin. Kailangan alam nyo kung saan kayo pupunta, mga customers. Kung saan area. Kasi, kung hindi, pababalikin kayo ng mga police kasi masyadong mahigpit dito. Bawat area mayroong mga police. Kaya, lalong-lalo na sa mga gustong mag-vlog, pakita nyo lang yung mukha nyo sa vlog nyo. At saka, kung residential, okay-okay. Ingat-ingat lang. Ingatan na. At saka, wag na wag kayong mag-vlog, kumakatilong ko. Mag-vlog sa mga embassy or yung mga residential area ng mga ambasat. Yung tawag dito, yung mga ambassador ng bawat embassy. Yun ang igaguide ko sa inyo kasi baka kayo ay mahuli ng police. Bawal po yun. Bawal na bawal po dito. Hindi po ito katulad ng nasa Pilipinas na pagka mga public places, katulad mga embassy, katulad mga opisina, ministry of blah 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 ganyan, ministry of labor, ministry of foreign affairs, pwede tayong mag-selfie-selfie, again, hospital. Pwede tayong magkaroon ng mga ano dito, pilim-pili lang po talaga, mostly bawal po talaga yon. So kung kayo po ay pupunta dito, huwag po kayong mag selfie-selfie sa mga lugar na ganyan. Pwede po sa mga residential area lang. Tapos kailangan andun yung mga paghumukha ninyo yan. Tapos yung mga park, yan, pwedeng-pwede yan syempre. Mga plaza, yan, mga tapos yung mga restaurant, bilihan, yan, katulad ng hotels, yan, pwede. Kaya para magkaroon kayo ng guide, mga kasmorgs, kung halimbawang kayo ay magkaroon ng chance na makapagtrabaho dito sa mga Middle East, para alam yung rules and regulations, mga law nila, para kasi ignorance of the law, ika nga, is not an excuse. So, pwede ka pa rin makasuhan or makulong or ma-penalty ng ganung mga ginagawa mo pag mali. Hindi excuse na hindi mo alam ang batas. Katulad din sa Pilipinas, diba mga customers? Pag hindi mo alam ang batas, hindi ka pwedeng sabihin na hindi pwede. Hindi ko alam eh, sorry. Diba pasensya na? Hindi. Talagang ano ka, may first offense ka pa rin yun. Gato rin po dito, medyo mas naipit lang. Pero ngayon, medyo maluwag na dahil nga ino-open na itong bansang Saudi Arabia port as a tourist spot. So marami ng magandang tourist spot dito, hindi lang kasing commercial ng ibang bansa katulad ng Pilipinas. Tayo kasi marami tayong, pero dito, kailangan talagang umarkila ka ng sasakyan ko kayo pupunta kasi layo-layo nga. Tapos in-open na rin nila yung mga public transport pero hindi pa po tapos. So sooner, baka hopefully next year may mga bukas na silang mga katulad ng MRT, yan, may train na rin, and then bus, meron silang mga air-conditioned station, waiting station, sabi nga social, diba? Sooner baka i-vlog ko rin yun next time pag nagkaroon pa rin ako ng time. So, yun lang muna mga kasmorgs. Dito na ako sa aking kwarto. Tatanggalin ko na yung aking mga, yan, ang mask, ang gloves. Oh, hindi pala gloves, ang mask, aking cap, tapos ang aking jacket na binigay ng aking nanay ng aking amo. Nagamit ko na. Maganda siya. Yayamanin. Diba? Kaya thank you sa nanay ng bossing ko. Nagamit ko na talaga kaya sobrang lamig. 13 degrees centigrade. Sobra. Kaya yun lang muna. Tapos yung next vlog ko yan. Nakikita na yung ano. Eh, idadagdag ko yung vlog na iba na pag-walking ko. Didudugsong ko na lang dito para makita nyo rin. So, yan lang muna mga kasmorg. Sana panoorin nyo yung next vlog na to. Yung another walking ko rin. Yun lang po muna mga kasmorg. Mga kasmorgs, it's a good morning. Good morning mga kasmorgs. Ngayon, time check is mga 7:40 na ng umaga. Malamig po dito ngayon. Ano ko ito? Bakit ako mayroon ito? Kasi maglalakad ako. First time ko maglalakad ulit. Pero mag-isa lang ako maglalakad dito sa loob ng diplomatic.
Punta tayo ng Candy Plaza, mga kasmarks, kaya samahan nyo ako. Ito ang laman nito ay yan. Meron akong papakita ko sa inyo. Ayan yung belt bag na ginagamit ko sa paglalakad ko. Meron akong maliit na tissue, cellphone, ikama. Ayan, hindi ko na papakita. Ito yung kusin niya. Tapos, ang aking mga riyals. In case na makabili tayo ng maiinom or makapag-almusal tayo, meron tayong pambili. Or mabibili ako ng sabon kung makakita ako doon. Kung wala, uwi na lang tayo. Lakad-lakad lang ulit. Tapos ito yung susi ng main gate. Meron akong kopya para makalabas ako anytime na gusto ko. Actually, sa amin to nung kasama ko, share kami. Palitan lang kami. Yan lang muna mga guys. Medyo ayan, mga background ko. Halatang-halatang. Ayan, buhay OFW talaga ganyan. Hindi na natin alis-alisin. Diba? Yan naman talaga ang buhay dito eh. Bakit pa natin itatago? Totoo naman yan. So, papasok ko na to sa belt ko. Ay, sa belt ko. Sa aking bewang. Tapos, maglalakad na tayo guys. Ayan, ito yung accommodation ng amo namin oh. Hindi na kami yan tumira kasi sobrang crowded na. Hindi na kami kasya. Ito yung titirahan namin. Ayan, sinusi ko na. Ayan yung susi oh. Ayun. Ayan, ito. Napakamam na tayo. Kamam sa Arabic. Ayan, dito ko na nilalagay. Sabihin ay, facial mask. Kama tayo ng pintuan. Ayan. Sarado ulit. Sarado na natin. Lagay na natin dito sa ating packet. Ayan ang packet. Baka mawala yung susi natin. Hindi tayo makapasok sa loob. Handa lang guys. Ayan mga kasmorgs. Start na natin ang ating journey sa paglalakad. Ayan na yung bahay namin. Ayan. Mainit siya pero malamig. Ito yung mounting park. Ayan. Actually playground na maliit yan. Diyan ako minsan nagtatambay. Ayan. Kapag gusto mong mag-mimi time. Ayan, napakita ko rin sa inyo yung pinuntahan ko nung siguro mga last month. Birthday kasi niya. Ayan. Ito, mga bahay-bahayan, mga apartment. Ayan guys, ayan. Ayan. Ayan, pintuan na yan. Nandyan siya sa Helen. Mag-isa lang siya dyan. Pero ang amo niya is parang Portuguese. Yung lalaki. Tapos yung babae is Saudi Arabian. Arabic sila. Arabian pala. Yun ang mali. Naglakad na tayo guys. Lakad-lakad. Ay nga lang lola. Tanda na kasi. Kailangan maglakad. Ika na malamig. Oo. Gusto siya maglakad guys. Kasi hindi ka pagpapawisan. Mainit-init lang siya. Ito lang ko lang kayo papakita sa mga kabahayan. Hiningal talaga ako. Ayun ang mataba na kasi kaya kailangan ng magbubas na naman ng timbang at maglakad-lakad. Sariling sikap. Oo. Ano. Kasi alam niyo na ito mga housing ito. Pero pag doon na tayo malapit sa embassy ayun guys, tigatigil muna natin ang ating pagbablog. Ipapasok niyo lang kayo sa Candy Plaza na doon guys. So, yung nakikita niyo doon, pala. Ayan, balik na rin natin. Sa likod niyan, siguro mga 10 to 15 minutes ang walking. Kung dire-diretso, diyan tayo pupunta. Doon yung may mga nakikita kayong tower. Ayan, puntaan na natin. Nandito na ako sa Candy Plaza. Ayan o, may malaking orasan. Ayan, nakatawid na tayo. Lakad-lakad lang. Hindi ako nagbablog dun sa may residential. Ayan yung may fountain. Ito yung bungad ng Candy Plaza. Tapos yun yung pinuntahan namin na Blue Garden. Kung makikita nyo dun sa aking vlog. Ayan. Bali, promo pala yun ng isang restaurant. Pero hindi pa open. Ang kanyang mga ano is puro blue. Ayan. Maglakad lang tayo, guys.
sa mga nakanood na ng vlog ko, makikita nyo na lagi itong pinapakita. Ito paborito ko puntahan, itong Kindi Plaza. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Yung Almacas Mall. Yung fountain. Maingay lang kanina. Ayan, dito yung May 9. Napuntahan ko May Pink. Ayan, kung familiar kayo dun sa previous vlog ko. Ayan, pasok na tayo dun sa kabilang plaza. Actually, Kindi Plaza pa rin to. Marami dito guys, may mga restaurant. Tapos, meron din mga yoga clubs. May mga bangko. Merong hide and honey. Meron ding, yan, diba nyo yan dyan. Tulit-tulit tayo. Maraming mga opisina dito. Actually, may mga embahada dito sa loob. Kaya mas mura-mura siguro yung upo pag dito kaysa dun sa labas. Ay, hiningal ako guys. So, lakad-lakad ulit tayo. Tatawid tayo dito. Naman yung nilalagyan ng festival. Ayan, merong mga activities dyan. Maganda dyan sa gabi. Ayan guys, yung palibot ng plaza. Ayan. Mag-isa lang ako dito. Mag-isa lang ako. Parang walang tao. Thursday pa lang. Napunta tayo dun sa store kung meron tayong mabibili. Yung palibot niya. Walang katao-tao. Kundi mga cleaners. Ayan. Ang hirap puminati sa mask. Kaso kailangan. Ayan, meron din post office. Ayan. Meron ding stores. Ayan. Tapos, meron din bangko. Ito na pala guys, lugi na. Lugi negosyo. Dito sa mini supermarket na to. Ay, masyadong ano. Pero buhay naman ito sa gabi. Kasi maraming tao. Tingnan natin dun sa kabila. Kung bukas ba yung cafe, Dr. Cafe. Kung bukas yung Dr. Cafe. So, pasok tayo dyan ngayon. Bibili tayo ng ating inumin at pagkain. Pala ako guys sa mga kasmorgs na breakfast dun sa Dr. Cafe Me Time. Yan, sorry. Siyempre, paminsan-minsan kakain din tayo. Bumili ako ng cappuccino at saka ng tortilla wrap. At tortilla ba? Chicken wrap sandwich. Bali, 33 reals. Bali, mag-eat na yun ng umaga mga kasmorgs. Yan, dyan sa may Dr. Cafe, hindi yan sponsored. Ayan, makikita nyo sa likuran, medyo may mga ilang tao rin na nabili. Hindi masyadong matao mga kasmorgs kahit na medyo umaumaga na. Hindi na yung mga tao dyan gumising ng umaga. Yan yung front view. Yan sa loob ng Dr. Cafe, makikita mo overlooking yung Kindi Plaza Square. Yan. Sabi nila dati itong mosque, pero hindi ko alam ha, mga kasmorgs. Yan yung kinakain ko kanina. Ha, kinain ko na pala. Fountain. Ayun. Dito kami kumain na nakaraan. Lakad-lakad lang. Ayan, sa may park ito. Ayun. Lakad-lakad lang. Umikot lang pala ako. Hanggang puso. Ayun, puso pala. Ayan, lakad-lakad lang tayo mga kasmorgs. Padala natin ating kape. Ayan guys, so. Muay Thai. Ayan. Ayan. Pauwi na tayo guys. Lalabas na tayo ng Kindi Plaza. Marami dito mga opisina. Meron din maliit na embahada. Ay, hinihingal ako. Tapos, meron ding mga iba't ibang mga restaurant, shops, kung ano-ano. Napakalawak nito. Kulang yung isang oras sa pag-iikot. Kaso selective lang, ipapakita ko sa inyo. Ayan na guys, ayan. Kita nyo na yung landmark na yan. Sabihin, palabas na tayo ng Kindi Plaza. So, mamaya na pag nasa bahay na guys. Yan guys, mga kasmorgs, nandito na ako sa bahay. Kauwi ko lang. Tinanggal ko na yung aking jacket. Kasi ang init sa loob. Pawis yung aking
kilikili. Tapos pati yung itong ano yan, aking belt bag. So magre-ready na, pupunta ako na doon sa kusina, dito sa kusina ng aking ama para magluto naman ang tanghalian namin dahil para maaga-aga naman tayo matapos. Yun lang po muna mga kasmorks. Salamat po sa panonood sa aking channel. God bless everyone. Maraming salamat po. Shukran katir.